mas mabilis yung trabaho kaysa dun sa bomba ka ng bomba. Isang magandang araw muli sa inyong lahat. Ito si Jello Parks Organico Filipino Farm. Ngayong araw na to, nandito tayo sa farm, no? So tayo na yung nag-stay dito. Mag-spray tayo ng fertilizer tsaka insecticide dun sa mga talong. Dahil nag-uulan nitong mga nakarang araw, ngayon lang ako makapag-spray. So napansin ko sa gabi lang uulan, kaya mag-spray ako sa umaga para hindi ma-wash out yung fertilizer natin tsaka yung mga insecticide. So mag-apply din tayo ng fungicide kasi umulan nga, kailangan nating lagyan ng fungicide yung ating mga talong para hindi siya kalawangin, no? Magkaroon ng mga kalawang yung mga dahon. Yun. Tapos magtitimpla tayo ng mga fertilizer, pagsasama-samahin na natin. So after natin mag-spray, mag-apply naman tayo ng nitrabor at ng winner. So yun ang paghahaluin ko para makarecover yung ating tanim na talong kasi napabayaan ng ating bantay. So yung bantay natin, oh, shout out sa inyo, wala na sila dito kasi maraming magic na ginawa. Ayan. So i-recover natin yung ano, yung talong. Ang pangit na kasi nung ano. So far, maganda na yung transition simula nung matanggap ko sila, ma-receive ko yung talong, ang papangit ng bunga. So nakapag-spray na tayo ng isang beses. Mag-i-spray tayo ngayon ng pangalawang beses. Nag-apply na rin tayo ng fertilizer nung week ago. At naka-recover na ng konti yung talong, no? Gumanda na yung balat. So ngayon maglalagay na naman tayo ng panibagong batch. Tsaka nag-pruning na rin tayo kasi ang daming whitefly. Yun. Kaya dapat ma-pruning para yung i-spray nyo hindi masasayang, hindi pupunta dun sa dahon lang. Ayan. So para tamaan natin yung mga peste. Yun. So samahan nyo ako, mag-testing tayo ng isang bagong produkto. Yung pang-spray natin na electric. Yun. Matingnan natin kung gaano kagaling to. Kung maganda nga ba. Yan. Okay, so ito yung unit na gagamitin natin. Tetestingin natin. May dalawa tayong ano, isang manual at itong electric. Yan. Okay, so sa handle niya, ito yung handle niya. Kung matibay naman. Ito lang ano, parang mabilis matanggal dito pag tumagal-tagal. Tapos ang tubo niya is no, yung nozzle is bakal. Yan. Kaya okay siya. Tapos ito yung built niya. Yung gilid niya, siya yung pinaka magkabila pag bubuhatin niya. Huwag yung bubuhatin dito. Kasi dito yung ano, yung thread ng cover. So pag dito nyo binuhat yan, baka ma-loose thread kagad yung ano, yung pinaka threadings nitong ano, cover. Tapos may pine net dito para salain yung mga yan, yung mga maliliit na pwedeng bumara sa hose nyo. Tapos sa loob nyan, yung pinakadulo, meron ding pine net yung pinaka tip nito bago pumasok dito. Okay, so
yung likod niya, ito yung ano niya, yung pinaka sa balikat. Ay, oh, sa balikat. Ito, may malambot na foam. At dito sa likod, merong malambot din para sa likod. Oh, para hindi masyado matigas yung tumatama sa likod niya. Ngayon, sa battery, ito yung battery niya. 20 volts na, 2 amp. Yan. So, dito ipinapasok yan. Ito yung switch. Tapos dito binubuksan, pipindutin nyo lang to. Yan. Slide nyo dito. So, ilagay na natin para makita nyo. Yan. So, ito. Maganda yung built nyo. Parang ano siya, matibay. Yan. Ito. Solid na solid yung ano niya. Hindi mukhang mumurahin. At dito, slide nyo siya dito. Yan. Make sure na i-full charge nyo na siya. Yan. Pagka ano, makakarinig kayo ng click. Pagka ipinasok nyo na yan. So, ayan na. Fit na fit siya dyan sa loob. Ito, itabi nyo para pagka mag-charge kayo. Or kung may extra battery. Mas maganda kung may extra battery. Para tuloy-tuloy yung pag-spray nyo. Yan. So, subukan na natin to. Yan. Samahan nyo ako. Te-testing natin. Isang manual at isang electric ng inko. Yan. Tingnan natin kung gaano paganda yung ano, yung inko. Okay, so ang una nating i-testing itong ano, itong manual. Ayan, bago kayo mag-spray, bubombahin niyo ng gusto. Ayan, tapos ito yung itsura ng ano niya, spray. Medyo sabog. Ayan. Kada ano, bomba kayo. Ayan. Yan. Ano niya sa ilalim. Kaya pag hindi kayo nag-pruning, matatakpan yung mga white flies sa'yo. No? Ang dami nagliliparan. Kailangan ano niya sa ilalim. Medyo pangit itong ano niya. Itong nozzle. Hindi siya pino. Yan. No? So dito meron tayong lanate. Meron tayong call track tsaka bore track. Ang maganda doon sa call track at bore track, bore track, pwede mong ihalo sa ano, insecticide. Yan. At meron na silang sticker, kaya yung ano, didikit dito sa dahon. Yan, nakakapagod yung nagbobomba. Ayan o. Tuloy-tuloy yung bomba para mag-spray siya. Pwede natin ilock to. Nagbomba ako nung maaga kasi sa gabi umuulan. Yan o, nag-aano na siya. Nabubuo na yung ano niya. I-adjust mo yung ano, nozzle. Yan o. Siguro may bara. Yan o. Yan, mahirap pag walang filter yung ano nyo, yung sprayer sa loob. Nag ano siya. Ano. Okay, so subukan naman natin ngayon itong ano, itong inko na electric. Yan, nakaset na siya. So, saan natin dito. Napakadali oh. Sa kabila. Okay, so ito, nakasit na yung ano, nozzle niya sa mga pinakapino. Ano, easy, easy. Susot kayo ng mask pag magbobomba kayo ng ano, insecticide. Nakalikod ako para hindi papunta sa akin ng ano. So, pwede ko mag-video habang nag-spray ako. Lagyan natin sa ilalim.
Samahan natin lahat ng andahan. Yan, so ito. Ayan yung mga kalawang andahan dahil sa pag-ulan. So yung battery, yung pump, gagana lang pag pinindot nyo itong ano, itong handle. Pero pag hindi nyo pinindot, mamamatay siya. Mag-stop to. Mas mabilis yung trabaho kaysa dun sa bomba ka ng bomba. Yan. So, yan yung Inco na sprayer, electric sprayer. Okay, so far, maganda yung buga niya. Okay, so yan yung ating review dito sa Inco power sprayer, electric sprayer. Ayan o. Tingin nyo no, ano niya, buga, pinong-pino. Okay, tapusin ko muna itong ano, pag-spray. Pabutin tayo ng tanghali. Okay, so katatapos lang natin mag-spray ng foliar at ng insecticide dun sa talungan natin. So ito yung review natin sa ano, sa Inco. Itong handle, pagka ayaw nyo ma-press yun pala, ilalagay nyo dyan. Pero kung gusto nyo continuous yung press, doon nyo sa ilalim ilalagay. Para ito naka-press pababa. Ito para hindi mapindot. Ayan. Okay, so make sure mahigpit yung ano nyo dito. Dahil pagka hindi tama yung pagkakonek nyo, lumalabas dito yung gamot. Yan, so dito, itong komportable sa likod. Yan. Kaya lang medyo may kabigatan. So, siguro pagka gagawa ko ng konting innovation dito, is ilalagyan ko ng ano, yung gulong para mas madaling i-kilos pa sa paligid. Yun, dito pala, dito sa ilalim, yan, makikita nyo merong switch. Yung gitna ang off. Yan. Yung one, yung isang guhit, one, mas mahina yung power niya kaysa doon sa isa. Yan. Pagka pinindot natin itong 1. Yan. Huwag kayong magkakamaling ano. Yan. Yan. Yan yung sa 1. Pagka yan mo sa 2. Yan. Mas malakas siya. So yung buga ng gamot ng pang-spray nyo is mas malakas, mas pino. Yan. So yan yung naano ko. Nasubukan ko kanina. Yan, igigit na nyo, yun ang pinaka-off. Ngayon, eto na. Tatanggalin nyo yung battery. Eto yung battery, oh. Pindutin nyo dito, tutunog yung click. Eto. Yun, so, eto palang battery na to. Ang kagandahan dito is, yung mga Inco na gamit, yung drill, power drill, yung iba mga electric tools, ito rin pala yung battery. So, magagamit nyo rin to. Kaya, kumbaga universal yung pagkakagawa nila ng mga battery, pwede nyo gamitin sa kanilang ibang product. Kaya magandang ano to, magandang innovation. So kung halimbawa masira itong isa, meron kayong power drill, pwede nyo gamitin dito yung ganito niya, yung ano, battery. So dito may meron dito ng ano, indicator. Pag pinindot mo ayan, dalawa na lang. Kanina no, kanina ano to, full. Yan, ngayon makikita mo dito. Ano na lang, 2 bar. Yan. So, yun ang kagandaan. Universal yung ano nila, yung battery. So, magagamit nyo sa ibang Inco tool. So, yung marketing nila, yung discarte nila, is magaling yung discarte, no? Kasi mapipilitan ka or may option ka na bumili ng ibang tools, power tools, na magagamitan nyo ng battery. Yun, so
Ano pa ba? Itong nozzles, okay naman. Maganda yung buga. Yung buckles niya, metal talaga. Kaya hindi siya bibigay. Yan, magkabila. Hindi katulad nung iba na hinuhok nyo lang doon sa gilid na ano, minsan natatanggal. Bumabagsak yung pinaka tanke nyo, itong sprayer. Yan, so yan yung sprayer ng Inco. Battery sprayer. Yan. So available to, nabili ko to ng sale doon sa malapit sa Marcos Highway. Yan. So yun, yun na yung natin, yung episode natin para sa araw na to. Yun, at maraming salamat doon sa mga patuloy na sumusubaybay sa channel natin. At parang doon sa mga bagong bisita ng channel natin, please subscribe to our channel. Hit the notification bell para sa ganun yung ma-update kayo. Every time maglalabas kami ng bagong videos, tutorial videos na talagang ginawa para sa inyo. Muli, ito po si Jello Pars, Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture, natural farming, at more especially sa free-range chicken raising.